Wala
Magandang hapon sa ating lahat. Welcome sa ating Unstoppable Youthnet. At welcome po rin yung mga bago nating viewers for this afternoon. Hello sa inyo lahat. Before we start, let's start in prayer. Thank you, Lord Jesus, for bringing us together again through online. I pray, Lord, that this afternoon you will touch the hearts of our young people and they will learn from your word. Kung meron ka na is iparating sa mga kapataan namin, mga itoon, paparisipulo man yan o hindi, naniniwala ko kung ito sumasabihin sa kanila. Kaya gamitin mo lamang ang iyong lingkod, Panginoon, at ipahatid mo ang mensahe mo sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Yung mga namumroblema ngayon, Lord, I pray that you will help them to solve their problems in Jesus' name. Yung mga may karamdaman, Lord, I also pray for them. Sila ay pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. And if they have some personal concerns sa so kailangan ma-attendan ngayon, ma-solusyonan ngayon, I pray, Lord, that it will be even a solution in Jesus' name. Lord, sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Kumusta naman kayo dyan? Okay naman kayo. Tama? This afternoon, we will have a wonderful topic again. Information lang nung pinag-usapan natin sa Sabado. I am a chosen generation, part 2. Are you ready? Type amen if you are ready to learn from God's Word. Sino dito excited? Makarinig muli ng magandang balita. Lakas. Dito kung nag-aamin lahat ng mga kabataan. Sino dito excited na makatanggap ko rin ng salita mo na kay God. Hallelujah! Napakataas ng energy, no? Halatang-halatang kumain na ang mga kabataan. So, sana kumain kayo, ha? At sana walang tulog ngayong hapon na to. Dahil may sasabihin si Lord today. Let us open our Bible in 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people of, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Amen. So, noong nakaraang linggo, ito rin naman yung pinag-uusapan natin. So, palalawigin lang natin ngayong hapon na ito. Dahil ikaw ay pinili ni Lord. Your generation. Ano ba meaning na generation? Yung mga lahi, magiging lahi mo, yung lahi na pinanggalingan mo, ay pinili. Kasi, ngayon, naglilingkod ka na kay Lord. Amen? At doon sa mga hindi pa nila alam na sila ay pinili ni God. Now, I'm telling you this. The Lord has chosen you. Amen. Diba nung nakaraang linggo, sabi natin, hindi tayo ang pumili kay God. Sino ang pumili sa atin? Si God. God has chosen us. So, you are chosen by God. Amen? Maaring may gagawin kang miracles through God's power. Gagamitin ka ni Lord to evangelize people or mag-minister sa ibang tao. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa'yo as a young people. Pero isa lang sigurado, pinili ka ni God. Amen ba? Sino mag-agree? Pinili siya ng Diyos. Amen! Praise God! Ang ingay sa studio. Ang dami nag-aamen. Okay, so we will focus on this verse. No? Alam natin unawain. Ano ba yung meaning ng pagkakapili sa'yo? Una dyan ay, ikaw ay royal priesthood. Nakalagay naman sa verse, right? And yung pinakauna, you are a chosen generation and you are a royal priesthood. Ano kaulugan ng royal priesthood? Royal or something high, no? High position,
kapit-kapit lang, ganyan, di ba? Kung literal meaning na royal, di ba? Yung priesthood, yan yung may mga kinalaman sa church. Nag-share ng God's word. So, alam mo na. Kaya ka pinili ni God. You are a royal priesthood. Say that to yourself. I am a royal priesthood. Yan ang tingin sa'yo ni God. Kaya bakit minsan ang baba ng tingin sa sarili mo? Tama. Bakit minsan dinadown mo yung sarili mo? When God has chosen you to become a royal priesthood. Can I hear an amen? Somebody. Anybody there? Right? O, tingnan mo. Gano'ng pagkataas ng tingin ni God sa'yo? To compare you to a royal. Wow! Diba? Parang yung mga napapanood kong TV series, The Crown. Kung familiar kayo sa The Crown, yung buhay ng British family, British royal family. O, diba? Yung pagiging royal, ina-anoint din din. Sa kanila, yung mga royal families, bago maging king or queen, ina-anoint din sa church. Anointing, binibigyan ng anointing maging kari at reyna. O imagine mo, ikaw mo, hindi mo man dinaanan yung ganong process, pero spiritually speaking, you are already anointed as a royal priesthood. Ikaw ang gagamitin ni God na royal priesthood para magbahagi ng salita. Magbahagi ng kaligtasan sa mga tao. Amen. Cheap ba? Not cheap. Because that is the highest calling. To become a royal priest for God. Amen. Kaya hindi mo dapat tinitingnan mababa kung ginagawa natin. Oh. Parang out of style. Para tayong outcast. Hindi. Hindi mo dapat tingnan ganun yung ginagawa natin na ganito. Because this is royal priesthood. This is the calling. And we were chosen for this. Amen. Next, a holy nation. Para imaginein mo. Use your imagination. Because of you, your nation will become holy. Your nation will go back to Christ. Dahil ikaw ang isa sa gagamitin ni God para masyeran yung buong bayan ng salvation. Diba? What a vision. Nakikita mo? Nakikita mo yung pagkakatawang sa'yo ni God? That's who you are, my friend. That is who you are in God's sight. This nation will become holy because He will use a royal priest like you. Kaya huwag mong baliwalain ang pagkakatawang sa'yo ni God. May gagawin ka pa. Napakarami yung panggagawin. Dahil magiging holy ang bayan natin sa pamamagitan mo. Kaya kailangan tumulong pa sa pagbakahagi ng mabuting balita na yon. Because you are chosen. Amen. His own special people. What a privilege to be called special people. Okay, that's not from my own word. That is from God's word. Saan ba yan? Dito yan sa verse 9. A holy nation of His own special people. Napaka-special natin kay God. Diba? Palapakan mo nga si Lord. If you're thankful that you are special in God's sight. That's why you should love yourself more. Mahalin mo yung sarili mo, no? Kasi royal priesthood ka na, magiging holy pa yung nation mo dahil sa'yo, and God called you special. Diba, minsan, tingin mo, walang tumitingin sa'yo special. I'm just an ordinary person. Wala lang ako, wala lang. Invisible ako, eh. Hindi ako nakikita. Walang nagmamahal sa akin. Hindi ako mahalaga sa ibang tao. O, take note. Si God, special people ka. Or the highest being in the whole universe calls you special.
That's why He chose you. Because you are so special. Amen. Yun ba? Sana nakaka-uplift tong message na ito sa'yo. Siguro gusto ni Lord itong marinig mo kasi baka bumababa na yung confidence mo, no? At nagkakaroon ka ng inferiority complex na nangingibabaw yung insecurity mo sa loob. Kaya I believe God is speaking right now to you. You are special to Him. You are in the family of God. Sa wakas, napabilang din ako sa pamilya ng Diyos. Diba? Anong tawag sa'yo ng Diyos? Anak. Diba tinawag ka ng anak? Oo, diba? Kaya wala nang dahilan para mangunila. Oo, kasi merong mga anak dito na iniwan eh. Tama, may iniwan ako. Tatay, iniwan ang nanay. Kung maaari ngayon, hindi ka pamilya mo ang kasama mo. Tama ka? Nangungulila ka din sa biological family na gusto mo kasama. Pero alam mo ba, nasa pamilya ka na ng Diyos. Andun ka na sa pamilya na talagang pinagbibilangan mo. And that is inside the family of God. Because our God is our Father in heaven. And we are His children. Amen! So don't be sad. Do not be lonely. Do not develop anger sa puso kasi iniwan ka ng mga mahal mo, iniwan ka ng nanay at tatay mo. Wala nang dahilan para mangyari yun at para gawin mo yun kasi nasa pamilya ka na ng Diyos. At kung wala yung mga kailangan mo na tao na yun, magpapadala si Lord ng ibang tao para alagaan ka, para mahalin ka. Amen ba? At kapag isang araw magulang ka na, galingan mo maging magulang. Ayun yun eh, di ba? Huwag mong gayahin yung wrong example na nakita mo sa sarili mong family. One day, when you become parents, you become a good father to your kids, to your family, so that your future generation will experience the family of God inside your homes. Amen. Na-excite? Na-enlighten? You are already inside the family of God. So rejoice with that great news kasi pinili ka ni God para mapasama sa family niya. Next thing, you are now in the light. Sabi ng verse kasi, dati nasa dilim ka, tinanggal ka ni God doon. Dinala ka niya sa liwanag. Amen. Sino bang gusto dito nasa dilim? Nakakita ka ba sa dilim? Kaya di ba yung mga taong nasa kadiliman, hindi literal na kadiliman. Pag dilim ang buhay, hindi nakikita yung totoo. Mga bulag. Diba? Ginagawa lang nila kung ano yung feel nila tama, pero maliit pala talaga yun. Dati nandun ka, pero tinanggal ka ni God doon sa kadiliman kasi nga, pinili ka ni God na mapunta sa liwanag. Kasi yun ang kaloob niya, mapunta ka sa liwanag. Kaya pag tinanggal ka na ni Lord sa dilim, huwag ka na mabalik sa dilim, ha? Doon ka lang sa light. Because God is chosen to be in the light, not in the darkness. We are not meant for darkness. We are meant for the light. Kaya sinabi natin sa Saturday, you were meant for something greater. Amen? That's who you are. Kaya dapat tumataas na yung confidence mo kasi pinalalakasan ni God yung loob. You are now under grace and mercy. Grace and mercy. Diba? Habag at awa ng Diyos. Kasi dati, wala ka dun eh. Nung wala ka dun sa grace, wala tayo doon sa grace and mercy ngayon eh. Kasi makasalanan tayo. We do not deserve the grace and the mercy of God. But right now, you are under grace and mercy of God. Kasi yung mga pinili lang ni God ang nakakaranas.
pinili ka, sayo ito, di ba? What a wonderful news that the Lord chose you to be under your grace, under your mercy. And now you are safe in God's arms, in God's hands. Amen. Iba ka pakaganda ng mga sinasabi ni God tungkol sa'yo. Kaya dapat ganyan mo tingnan yung sarili mo. Dapat paalagaan mo yon, yung tawag na yon. Huwag mong babaliwalain yun. Huwag mong iiwanan yung pagkakapili sa'yo. Kasi pag yan pinakawalan mo, pwede yung mapunta sa iba. At yung taong yon na pinili yon, makukuha niya yung privilege, ikaw makawalan ka pa. Right? Kaya lahat ng binigyan ni Lord ng privilege, dapat hindi inaasaya. Itong mga privileges na binigay sa atin when we were chosen to be God. Let us not compromise this calling, this being chosen for temporary happiness, temporary scenes, temporary things in this world na tingin mong makapagpasaya ng buhay mo, tingin mong magbabalidate ng buhay mo. Huwag ganon. Huwag ganon. Dapat palagahan si God. Igalang mo yung presence si God sa buhay mo. Bilang kabataan, sabi ng Ecclesiastes, may ganong verses sa Ecclesiastes eh. Kung maaalala mo, kung babasahin mo yung Ecclesiastes, sinasabi ng writer doon, na ikaw habang bata ka pa, alalahanin mo na ang Diyos araw-araw. So Solomon yun eh, pinapaalalahanan niya yung mga kabataan na habang bata pa lang, pahalagaan na yung presence ni God. Alagaan na yung presence ni God sa buhay nila. Kasi, pag nawala pa kayo yun, masisira yung buhay niyo. Sisirain ng diablo yung buhay niyo. Eh sana, palaga mo yan, yung calling na yan. You only have one life. Amen? You only have one life. You cannot have many lives. You cannot have second life, third life, at hindi ka na mariliincarnate. Walang reincarnation, reincarnation. So habang buhay ka pa, at habang malakas ka pa, live the calling of God. You are a chosen generation of God. Biruin mo, mula sa'yo, magkakaroon ng mga lahi, mga anak, mga apo, mga magulang na maglilingkod kay God. Mula sa'yo. Kaya pahalaga mo yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Kasi manganganak ka ng mga henerasyon na maglilingkod kay God. Manggagaling sa apelido mo, sa pangalan mo, sa dugo at laman mo, ang mga susunod na maglilingkod sa kaharian ng Diyos. Kaya pahalagahan mo yan. Amen. Nakukuha mo ba yung sinasabi ng Word of God? In your line, in your generation, there will be a lot of royal priesthoods. Sa'yo manggagaling yan. Kaya galingan mo ngayon, ha? Galingan mo, tatagan mo, sipagan mo, husayan mo ang pagiging chosen by God. So that one day, from you, there will be a lot of new generations that will serve the living God. Palakpakan natin si Lord. Shout out natin sa mga comment sections ninyo. Thank you, God, for choosing me. Come on. In a count of three, kailangan mag-comment kayo sa comment section natin. Thank you, God, for choosing me! Amen! I am nothing, but you made me into something. I am no one, you turned me into someone. Diba? Hindi natin deserve mapili. Pero pinili ka ni God. Kaya karapat-dapat lang makatanggap si God ng papuri at pagsampa. Amen. Palapakan natin muli si Lord. Hallelujah. Praise God. So let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful revelation from your word. Simple lang.
sinasabi ng salita. Hindi na kailangan pahabain pa, hindi na kailangan bigyan ng maraming paliwanag dahil klarong-klaro dito sa iyong salita na pinili mo kami. We are a chosen generation. From us, from our generation, you will produce royal priesthoods that will serve in the kingdom of God. And I thank you for that, Lord. Sana po yung mga kabataan na nanonood ngayon, ganyan ang tingin nila sa sarili nila. Pahalagaan nila yung calling mo. Pahalagaan nila yung mga sarili nila. Alagaan nila yung mga sarili nila. Dahil sa kanila, magmumula ang mga susunod na maglilingkod sa kaharian mo, Panginoon. Yeah, Lord, maraming salamat po sa pagkakapili niyo sa amin. At pahalagahan namin ito, Lord. Akalagahan namin ito. Gagalingan namin, Lord. Dahil mag-look forward kami dun sa promise mo na sinabi yung Lord mo. Na yung next generation namin ang mga susunod na maglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Lord. We couldn't ask for more. More than enough pa tong pangako mo. Kahit sa pigit pa sa mga bagay dito na nasa sanlibutan. And for that, Lord, we lift up the name of Jesus in this place. Amen and amen. Yay! Praise the Lord! So, lagi mong aalalahanin yan, ha? Kahit tatapos na yung series natin na ito, always remember that you are a chosen generation of God. So, you don't look down on yourself. Do not be hard on yourself. Love yourself, appreciate yourself, because God has chosen you. Amen. Don't forget to like and follow our Facebook page and subscribe our YouTube channel. Para sa mga dadalubukan sa Sunday service, magkita kita tayo ng 10 a.m. and 3 p.m. na hapon. Okay? At para sa mga assigned souls na kailangan nating i-win sa 1:1, huwag natin kalimutan. Dalin bukas. Amen ba? Maraming salamat sa inyong lahat ngayong hapon na ito. Paalam na. God bless you all.